Good morning and good day. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 27, 2021. Maalala ko lang po, birthday ng aking father ngayon. Kumusta po kayong lahat? At malapit na pong matapos ang unang buwan ng taon, bagong taon. At tayo po ay patuloy pa rin pinalalakas ng Diyos, patuloy pa rin kinakalinga, inaalagaan ng kanyang dakilang presensya. Welcome po sa ating daily devotional. Alam ko po na merong uling inihanda ang Diyos, mga pangungusap na kailangan natin sa ating patuloy na pakikibaka. Salamat nga po dahil araw-araw po ay hindi siya nagkukulang ng ibinibigay sa ating encouragement. Ang inner man ay pinalalakas. Bagamat ang outer man ay nagde-decay, sabi po ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo mismo, ngunit ang inner man ay patuloy niyang pinalalakas sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Bago po natin pagpatuloy ang pangangaral at bago tayo manalangin, of course, the usual, ipinamamanhik ko ulit na inyo pong i-share ang broadcast na ito sa inyo mga Facebook friends. Maging multiplier po tayo, no po, para dumami pa ang mapagpala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang lahat po ng ating daily devotional ay matatagpuan din sa YouTube. At ang YouTube channel natin ay JLG Space TV. Mula pa po noong March 15 last year, hanggang ngayon ay updated po ang ating YouTube channel. Kaya kung meron kayong na-miss, mga nakaligtaan kayong mga topics natin o mga araw na naging busy kayo, pwede nyo pang balikan sa ating YouTube channel. Huwag kalilimutan na mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel and press the notification bell para sa mga future uploads ay ma-notify po ang inyong account. Praise the Lord. Of course, ang araw na ito ay araw ng pagpapala at napakaganda po ang ating topic ngayon. Kaya bago ko po simulan, inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, our Father, you are worthy of all the praise, the glory, and the honor. You deserve everything, O God. Salamat po sa masaganang araw na ito. Natatanggap uli kami ng mga espiritual na pagpapala na inihanda mo para sa amin. Bukas uli ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan upang tanggapin ang lahat ng mga salita mong magpapalakas sa amin. Bigyan mo kami ng bukas na kalangitan ngayon. Ibuhos mo po ang masaganang biyaya sa bawat isa sa amin at maranasan namin ang pagsigla ng aming spiritual na katauhan. Dumaloy din ito para sa aming mga mahal sa buhay. Dumaloy ito sa aming mga kaibigan at mga kakilala. Maasa kami na sa pamamagitan ng inyong salita ngayon ay kakausapin mo kami. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan mo, Jesus, amen and amen. Praise God. Katulad po ng aking pangako, maganda ang topic natin. Ito po ang title, How Much More Do You Need? How Much More Do You Need? Ano pa nga ba ang kulang? Kailan ka ba dapat makontento? Kailan ba natin pwedeng sabihin ang sapat ay, ang meron tayo ay sapat na? At kailan natin masasabing
kung anumang biyaya meron tayo, ay kontento tayo. Kaya nga, ito yung isang topic na patanong, ano po, how much more do you need? How much more do you need? At gamitin po natin ang key passage ngayon, hango mula sa Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. At nandyan po ang Hebrews 13:5, sabi po, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Napaka-powerful na salita po, ano ho? Sabi ng Panginoon, o sabi ng Hebrews 13:5, na ang buhay natin ay dapat malaya sa anumang pag-ibig o pagmamahal sa salapi. Na dapat makontento tayo kung anong meron tayo. Kung anong meron ka, sapat yan. Kung anong meron ka, maging kontento ka. Huwag mong hayaang ang sisira sa buhay, ang sisira sa buhay natin ay yung wala tayong kakontentuhan sa mga bagay na meron tayo. Kaya po, very specific po ang pagkakasabi. And be content with what you have. Because God has said, dahil sinabi ng Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Amen? Tanong nga eh, kailan ba nagpabaya ang Panginoon? Kailan ba tayo iniwan ng Panginoon? Kailan ba nagkulang ang provision ng Diyos? Di po ba? Many people are feeling financial instability these days. Mainly because hindi pa rin po nagda-die down, hindi naman nag-slow down ang global pandemic ng COVID-19. Eh napakaraming tao sa mundo ngayon ang nakakaranas ng tinatawag na financial instability. No matter how much they have in the bank, minsan, ang kanilang problema ay financial instability na, samantalang meron pa naman silang pera kahit papano. Sapagkat may mga tao na sandamakmak na po ang pera, pero ang feeling nila, kulang pa rin para i-sustain sila sa kanilang mga pangangailangan. So, some are wondering, am I going to have a job next week? Nag-aalala masyado. Well, I'm not saying na okay lang na wala tayong trabaho. As much as alam naman natin na may pangako ang Panginoon, at tayo naman ay nagpupursige, maari na magkaroon tayo ng pagkakakitaang legal at tama. At maraming nagsasabing, ano, paano yan? Paano na yan pag nawalan ako ng trabaho? O yung mga walang trabaho naman, kailan naman kaya ako magkakatrabaho? What's going to happen to the economy? Yan ang mga question ng mga tao. Sa mga nangyayari ngayon, ano ba ang magiging resulta nito sa ekonomiya ng mga bansa? Well, katulad ng lagi kong sinasabi, wala na pong mahirap mayaman. Lahat po ay dumaranas ng economic problem. At mapamayaman na bansa, mapamahirap na bansa, apektado na po ang economy. Kahit na po magtanong kayo sa mga kamag-anak ninyo, siguro sa North America, sa Europe, dahil yan naman po ang mga mayayamang bansa, mismong sila ay umaaray din sa mga financial na kalagayan ngayon. Ano pa ang mga tanong na maari? Will I have enough to do the things I want to do with my life? Meron pa ba akong sapat na pananalapi para gawin ang mga gusto kong gawin sa buhay ko? Para tuparin ang mga pangarap na meron ako sa buhay ko? Meron pa ba akong sapat na pera?
para may sakatuparan ang aking mga plano. Iba't iba pong mga tanong, iba't ibang mga sitwasyon. But if you are asking those questions, then you need to remember God's promise. Kapag tayo po doon sa apat na naunang tanong, kung isa doon o dalawa o baka tanong natin lahat yung apat na yon, ay lagi nating tandaan, mga minamahal, na may pangako ang Diyos. Nangako ang Diyos sa atin. At ang pangako niya, keep your lives from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Napakagandang pangako po. Did you see that? That's a wonderful promise, mga minamahal. And God's promise to never leave you is connected to your financial future. Yung sinabi niyang, never will I leave you, never will I forsake you. Itong pangakong ito ay konektado sa ating kalagayang pinansyal. Connected po ito sa ating financial future. And God is saying, there's no need for you to love money. Because the love of money is the root of all kinds of evil. Amen? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng masama. Ang salapi po, ang pera po hindi masama. Pero ang pag-ibig sa salapi, ang siyang ugat ng lahat ng masama. And so, God is saying, there's no need for you, anak ka ng Diyos eh. Wala kang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ipangamba. Lalong-lalo na hindi mo kinakailangang ibigin ang salapi. You can be content with what you have. Amen? Dapat po maging kontento tayo kung anong meron tayo, kung anong pre-provide ni Lord sa atin. Kung anong meron, kontento tayo. Kung ano man ang hindi niya pre-provide, huwag tayong mag-alala. Huwag maging daan upang questionin natin ang kanyang katapatan. Amen. Dahil pangako niya yon. You don't need to hoard your resources because you have the assurance of God's presence. Hindi mo kailangang i-hoard, parang kamkamin ang lahat ng kayamanan, sapagkat binigyan naman tayo ng assurance ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kailan ba tayo iniwan? Kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos? Diba? Kung kailan ang buhay ay naging mahirap noon, di naman tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon, naging Kristiyano na tayo. Meron na tayong buhay na pananampalataya sa Diyos. Hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Because God always sees you and always knows what you need. Hindi po lingid sa Diyos ang ating kalagayan. Hindi po lingid sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam niya ang ating mga kalagayan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Alam niya ang ating kalagayan. Alam niya ang ating mga pangangailangan. So why worry? Di po ba? Kung alam ng Diyos ang lahat, kung anong sitwasyon natin, anong problema natin, anong mga needs natin, alam niya. Sabi nga, hindi ka pa nga humihingi, ibinibigay na niya. Hindi ka pa nananalangin, alam na niya ang panalangin mo. Yun ang kapangyarihan na meron ang Diyos natin. So alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang pangangailangan mo. Kaya hindi ka dapat mag-alala. And because God is love, He will never forsake you.
including when you are in need. Amen to that. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hindi kanya itatakwil, hindi kanya pababayaan. Kasama na ang lahat ng iyong pangangailangan. Walang anak ng Diyos na namatay sa gutom. Walang anak ng Diyos na nahubaran. Walang anak ng Diyos na pinabayaan. Ang tinutukoy ko po, yung talagang anak ng Diyos. Kung sigurado ka sa iyong pananampalataya, kung sigurado ka sa iyong relasyon sa Diyos, eh anong pinag-aalala natin? Di po ba? Balikan niyo uli ang Hebrews 13 verse 5. At very clear po ang kanyang binanggit. What are you trusting for your future financial security? Are you trusting in your possessions? Or are you trusting in God's presence? Kita ho ninyo, pag possession po ang basihan ng security natin, eh anong nangyayari ngayon? Bagsak ang property, bagsak ang salapi, bagsak ang mga kung ano mang napundar nating mga assets kung meron. Bagsak lahat, bagsak ang economy. Mismo ang mga gobyerno po, hindi lamang po rito sa Pilipinas, lahat ng gobyerno. Makita ho ninyo sa Amerika, 1.9 trillion ang bagong na-print na pera para to keep their economy afloat. Ito ang kanilang pangsalba sa kanilang sitwasyong pinansyal. Pero ibig bang sabihin, print ka lang ng print ng pera para umulad ka? Hindi po. Pag mas marami hong perang lumabas, ibig sabihin, mas mahina po ang economy. Hindi ho dahil, 1.9 trillion ang yaman naman ng US. Well, kung pag-aaralan ho ninyo ang economy ng lahat ng bansa ngayon, umaaray po lahat. Kasama na po ang ating bansang Pilipinas. Amen? So, huwag sa mga material na bagay tayo magtiwala. Ang ibon nga pinapakain eh. Hindi naman nagtatanim, di po ba? Sabi ng Gospel of Matthew. Ang ibon nga hindi nagtatanim pero pinapakain siya ng Diyos. Ikaw pa kaya? Kaya ang ginamit na word, how much more? Mas higit ka kaysa anumang ibon na binubuhay ng Diyos na hindi naman nagtatanim pero pinapakain ng Diyos. So ito yung panahon, alam niyo po, ito yung panahon na kailangan nating magtiwala sa Diyos. Hindi po yung dami ng pera. Well, I'm not saying na masama ang maraming pera. Huwag niyo hong masamain. Hindi tayo galit sa maraming, sa taong marami ang pera. Pero kahit gaano kadami ang pera, hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil isang ganun lang po yan, pwedeng mawalan ng value. Magtiwala tayo sa presensya ng Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos, kailanman hindi tayo magkukulang. Amen? Purihin ang kanyang pangalan. So if you have a hard time letting go of money, like tithing, yung pagbibigay natin ng mga tithes ng ikapu natin, or being generous, then you are revealing a lack of faith. Kapag tayo po ay nag-withhold, kapag hindi natin ni-let go yung mga salapi na dapat nating i-let go, maapektuhan po lahat ang ating mga resources, maapektuhan ang mga pinagkukunan natin ng ikinabubuhay. Dahil ito po ay magpapatunay kung anong level, anong antas ang ating pananampalataya. Talaga bang nananampalataya tayo sa Diyos?
ako hindi ko na winoworry sa grasya ng Panginoon kung anong naghihintay bukas. Kasi ang bukas ko, ang bukas natin ay hawak ng Diyos. Hindi natin hawak ang bukas natin. Hawak po ng Diyos ang bukas natin. Well, marami tayong pangarap, marami tayong panaginip, marami tayong mga mithiin sa buhay. Kung bukas po matupad yun, purihin ang pangalan niya. Kung bukas hindi matupad ang pangarap natin, at least nangarap po tayo, nagtiwala, pre-present natin sa Diyos ang ating mga pangarap. And hopefully, ini-expect natin na tuparin niya, na i-fulfill niya, na maging realidad ang ating mga pangarap. Pero kung hindi man maging realidad, salamat pa rin sa Diyos sapagkat hindi dahil hindi natupad, ibig sabihin, nagkulang ang Diyos, hindi po ganun. Hindi po kailanman nagkukulang ang Diyos. You don't really believe God that He will keep His many promises to take care of you. Kapag tayo po ay nag-withhold ng mga bagay-bagay, isa lang po ang pinapakita niya eh. Nag-withhold ng dapat ibigay natin sa Diyos, yung na-miss natin yung maging generous, yung mapagbigay sa tao, mapagbigay sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, hindi talaga tayo naniniwala na ang Diyos ay kaya niyang tuparin ang kanyang mga pangako. Hindi talaga tayo naniniwala na ang Diyos ay kumakalinga sa atin, nagke-care sa atin. We are living with a scarcity mentality. Tapos na po ang panahon ng ating buhay ay manduhan ng mentalidad na hindi ka kumpleto pag meron kang pangangailangan na hindi mo nakuha. Ganun kasi ang alam niyo ho ang mundo. Yan kasi ang kanilang pagkakahulugan ng success. Na yung lahat ng pangarap mo, lahat ng minithi mo sa buhay ay dapat maging tangible. Marami kang pera, marami kang property. Ang definition po sa mundo, successful yan. Pero kung meron man tayo niyan, praise God. Pero kung hindi man dumating sa buhay natin, yung mga bagay na yan, purihin pa rin natin ang Diyos. Sapagkat ayaw nating mamuhay sa scarcity mentality. Amen? Subukin nating mag-start na mabuhay na ang laman ng isip natin ay mga pangako ng Diyos. Let's start living na ang mga pangako na lang ng Diyos ang nasa isip natin. Pagbasa kasi tayo ng Biblia, basahin natin ang salita ng Diyos. Dahil diyan po nakasulat ang mga pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan. And once we do that, ano yung gagawin natin? Yung magsimula tayong mamuhay na ang mga pangako ng Diyos ang nasa isip natin. And the moment we do that, we will not have to hoard. Hindi na tayo magiging alipin ng salapi o ng material na bagay because you will trust God. Wala ka ng ibang gagawin kundi magtiwala. Matulog ka lang sa gabi. Paggising mo bukas, for sure, pakakainin ka ng Diyos. Pag nagtanghali, for sure, manananghalian ka. Pag dumilim na, for sure, maghahaponan ka. Ganun lang po ang buhay. Magtiwala lang tayo sa Diyos na ipuprovide niya lahat. Almusal, tanghalian, hapunan, pambayad ng bahay, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pangmatrikula ng mga bata,
pambili ng pagkain. Si Lord po ang bahala. Amen. Kailangan lumalim tayo sa ganyang pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong bibitaw. Amen. You will hold your resources with an open hand. Para dumalo lang ng dumaloy ang biyaya ng Diyos sa ating mga kamay. Mga minamahal ko, hawakan natin ang mga resources, ang mga provision ng Diyos na may bukas na palad. Kasi the moment bukas ang ating palad, the more na dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, hindi natin namamalayan. Fulfilled ang buhay natin sapagkat maraming tao ang na-bless sa ating generosity. Amen? And this is the only way to live a purposeful life. Ito lamang ang tanging paraan upang makapamuhay tayo ng tinatawag na buhay na punong-puno ng layunin. Hallelujah! Yan po ang buhay na gusto ng Diyos. Yung buhay na punong-puno ng layunin. At dapat po malakaran natin ang mga layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Gusto niyo po bang magkaroon ng buhay na punong-puno ng layunin? Huwag tayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Pangako niya, huwag nating ibigin ang salapi. Makontento na tayo kung anong meron tayo. Dahil hawakan natin ang pangako ng Diyos. I will never leave you. I will never forsake you. Yan po ang promise ng Diyos na hindi pwedeng burahin sa Biblia. Ilang centuries, ilang thousands of years na ang lumipas, ang pangako na yan, totoo at totoo pa rin hanggang ngayon, bukas, habang may panahon, ang pangako ng Diyos, hawakan natin. Amen. So ngayon po, ating i-declare ang ating prayer. Yan po ang ating prayer ngayon. Sabihin natin, Heavenly Father, I will start living with your promises in mind. Once I do that, I will not have to hoard because I will trust you. I will hold my resources with an open hand. This is the only way to live a purposeful life. Thank you, Lord. Amen. One more time, sabihin natin, Heavenly Father, I will start living with your promises in mind. Once I do that, I will not have to hoard because I will trust you. I will hold my resources with an open hand. This is the only way to live a purposeful life. Thank you, Lord. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Manalangin po tayo, mga minamahal. Maraming salamat po sa pangako mong yan, aming Diyos. Tinuturuan mo kaming huwag umibig, huwag magmahal sa salapi. Tinuturuan mo kaming makontento kung anong merong kami. At tinuturuan mo kaming hawakan ang pangakong hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po, anuman po ang magiging resulta nitong COVID-19 global pandemic. Anumang ekonomiya ang pwede maapektuhan, anumang trabaho, anumang pagkakakitaan ang pwedeng maapektuhan, anumang pananalapi ang pwedeng maapektuhan. Hinahawakan pa rin namin ang pangako mo na ikaw ang Diyos na nangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po. At nawa mga pangako na ito ay parehong pangakong panghawakan din ng aming mga mahal sa buhay at maranasan din ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy mong padaluyin ang biyaya ng kagalingan sa mga sakit karamdaman
provision sa mga pangangailangan, kalakasan sa aming mga panghihina. Ikaw po ang aming kailangan sa panahong ito. Turuan mo kaming magtiwala lang sa iyo, anuman ang dumarating sa buhay. Pagpalain mo ang bumaghapong ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Natapos na naman po ang ating morning devotional, daily devotional. At magbabalik po ang iyong lingkod mamayang alauna ng hapon para sa Hope Hour. At pansamantalang magpapaalam, ako po si Pastor Rene Alog. Nag-iwan po ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan ng Diyos. God bless us all and Shalom. When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do.